Herb is here. Welcome back to my unit. So ngayon guys, mag-unbox tayo ng Deja Vu White Limited White Edition Mecha. So samahan nyo guys, papakita ko sa inyo kung ano nasa loob ng box. Let's dive down and I'll give you all my thoughts about this Deja Vu Mecha. Ito po yung packaging niya guys. Deja Vu yung mod. Tapos dito sa ibaba nakalagay Limited White Edition Mecha. So trivia lang po guys, no, yung Deja Vu is yung gumawa nito is yung ano rin, yung vlogger rin siya. Nakapangalan is Adrian Lu Deja Vu. So sa from Thailand po siya. So siya po yung mismong gumawa nito. So sa gilid ito po yung nakalagay. Sa likod ito yung nakalagay. Production, specification, and embossed box. Skillet, ito yung nakalagay. Sarap. After nyo mabuksan yung box guys, ito yung nasa loob. Naka-pouch niya siya. So, naka-camouflage yellow pouch. So, bubuksan na natin. So, ito na yun. So, iisahin natin siya guys. No? So, yung may free sticker siya sa loob. Deja Vu. At saka ito naman is no, Allen key spring, extra spring, at saka extra 15 pin, at saka O-rings. So ito yung mod. Yung mod guys, yung extra sleeve niya, yung magnets, at saka yung ano, extra switch button niya. So, tignan natin yung mod guys, yung internal ng mod. So, ito yung mod. Deja Vu Mecha. So, hybrid siya guys, no? So, pag sinabing hybrid guys, automatic, yung ano, positive ng battery is mag-a-attach direct papunta sa 5-tin gold plated na sa automizer. So once na press mo yung fire button niya, so siyempre aakyat yung battery papunta dito, papunta direct contact yan yung positive ng battery dun sa 5-tin gold plated 5-tin ng ano automizer. So yun yung hybrid guys. So sa mga make user dyan, tamang tama to. Sa mga beginner guys is ano, hindi pwede to. Kailangan alam nyo yung Ohm's Law. So, ito yung extra sleeve niya. Plastic. So, ito naman yung ito yung extra magnet niya. In case of hindi nyo gusto yung spring, ito yung ipapalit niya, yung magnets. Yung sa fire button naman, fire button switch, ito yon. So kung hindi nyo to gusto, may ano, may extra ano siya, plastic rin, parang plastic. Hindi ko alam kung anong material to, pero para plastic magkano guys. So ngayon guys, titignan natin yung nasa loob ng internals niya. So tatanggalin muna natin yung sleeves. So dito nakalagay ano, Deja Vu Mecha. So ayan. So may ano siya dito, rings para higpit siya. So may sign siya dito guys, no? Style lang. So kung gusto nyo palitan guys, ito yung extra sleeve niya. So pasok nyo lang yan. Ganun. So ayan na siya guys. So ano, sa switch naman guys is try natin ano, try natin papalitan to ng yung plastic na extra nya. Try natin tong ipalit. So gamitin nyo lang yung Allen key, tapos press nyo lang yung fire button, tapos tanggalin nyo lang tong pin nya.
yung copper na gold plated pin, natatanggalin mo natin. So ayan, natanggal na siya. So pagkatapos niyang matanggal, guys, yung tatanggalin naman natin is itong copper gold plated niya para mag-detach siya dito sa power button. So ganyan lang. Press niyo lang tapos ayan. So medyo may katagalan, guys, no, kasi nga bago. So suggest ko lang, guys, kung tatanggalin niyo to yung ano, gold plated na to, make sure may rubber on. So ayan na, guys, malapit nang matanggal natin. So ayan, natanggal na natin yung copper gold plated niya, guys. So ito yung switch, dahan-dahan lang. So ito yung spring, ito yung switch. So yung ano pala, yung extra switch niya, guys, ito yun. Pero kung gusto nyo yung gamitin yung ano, yung magnets, guys, ito yun. So try natin yung magnets, no. Kung makikita nyo, guys, sa loob may ano siya, may parang spring na nakapalibot. So purpose pala niyan, guys, is ano, kahit na san, kahit na sa gilid ka mag-press or sa ano, mag-attach pa rin siya sa ano, so magpo-fire pa rin siya. So yun yung purpose nito, guys. Hindi ko alam kung anong tawag nito, basta may purpose 'yon. Nakita ko sa YouTube. So tatanggalin natin yung ilalagay natin yung ano, yung magnets. Parang mas gusto ko sa spring. Sa spring na lang, guys. Try natin sa magnet. Try muna natin sa magnet. So ayan. Lagay mo lang to, yung magnets. So, lagay mo lang to yung magnets. Yan. Lagay mo dyan. Tapos, yung isang magnet naman is ilagay mo rin dito. Yan. So, ayan. Make sure na hindi mag-split up, guys. Yan, kasi nga ano yan. So, yung gagamitin natin na switch pala is yung isa. Yung plastic. Nasaan na ba yun? So, ito. Yan. So, yan yung gagamitin natin. Oops. Oops. So, ano talaga, no? Yan. So, dandahanan, guys. Dandahan lang. Hanggang sa mano yun, guys. Oh, Ayan, guys. So, hold nyo lang yan, guys, kasi ano, naging, hold nyo lang yan, guys, para ano, hindi mag split up. So, ayan. Tapos, lagay nyo lang yung ito, yung gold plated na copper. So ayan, lock nyo lang yan. Ayan, make sure na naka hold pa rin. So ayan, so kung nakikita nyo, guys, no, medyo may katasan pa, so i-lock pa natin ng maigi. So ayan na, guys, dahil nga yung ginamit natin is yung plastic na button, hindi na kailangan yung ano niya, yung extra pin niya, yung ito hindi na kailangan to, kasi nga yung plastic is walang butas. So pag ito yung ginamit nyo, hindi na kailangan lagyan ng pin. So ito na yun, switch. So mas maganda para sa akin, guys, is mas maganda yung spring. So tatanggalin ko ulit, ha, ilagay ko yung spring. So ayan na, guys, natanggal na natin, guys, no, medyo may katagalan talaga. Ayan, so mas prepare ko yung ano, yung spring kaysa magnet. So switch ko ulit to sa ano, sa spring. Solid magnet. Yan. So yung spring yung gagamitin ko. So yan. So kung nakikita nyo yan, guys, no, wala yung ano, wala yung butas yung
no, yung plastic na ano switch button niya. So hindi na talaga kailangan ito ng pin. So balik ulit ato. Ito yung gagamitin ko, yung spring. So ayan. Ito ulit. Ayan. Tsaka ano na lang. Saan ba yun? So ayan guys, yung spring na yung gagamitin ko. Pop. So ayan, press pa rin yung button. Tsaka ano, lagay mo yung ano, copper good plated niya. Lock mo lang yun. Make sure na naka-hold ka pa rin dito para. So ayan, lock mo ito. Same process pa rin guys. Remember, huwag nang gumamit ng pin pag ito yung ginamit na switch. So ayan guys, nalock na natin, no? So ayan, nalock na natin. So yun lang yung ano, pagpalit ng ano, yung mga switch, yung spring at magnets. So balik tayo sa mode guys. Ito yung mode. So pinalitan natin yung sleeve. Ito yung original sleeve niya, ito yung extra sleeve niya. So mas gusto ko to guys. Mas gusto ko to guys kasi nga parang plastic na goma siya, no. Ito is maganda rin. Pero medyo ano, metal siya na. Lightweight metal siya, tapos ano, maganda rin sa kamay guys. Pero mas nagagandahan ako nito. So titingnan natin yung nasa loob. So may ano siya, may sleeve siya, protection sleeve kung makikita niyo guys. So may protection sleeve siya guys para sa battery. At saka may hybrid safety siya guys. Kung makikita niyo guys, so parang insulator. So para hindi mag-attach yung negative at positive. So yun. Safety insulator hybrid. So andito yun guys, dito. Yung black, yung. So yun na yun guys. Yun na yun. So yung gagamitin ko pala na battery is ito, yung Beast Punk. 2200 milliamps na siya. So mas mababa yung milliampers, mas higher amps kailangan nito. Pag mechanical yung ginagamit mo, kailangan mas mababa yung milliamps at mas higher yung amperes niya. So sa pagkakaalam ko guys, yung ano, sa 18650 na size na battery is wala pang nakaabot ng 30 amps. So iwan ko lang dito kung, kasi yung nakalagay is 40 amps. So dahil nga sa mababa yung milliamps niya at mas high, so ito na lang yung ano, ginamit ko para sa parang ito yung ano, tama. So yun na yung up close guys. So balik tayo sa taas. It's vape it. So that was the up close of Deja Vu Hybrid White Edition Mechanical Mod. So yan guys. So yung ginamit ko na atomizer is Pulse V2 by Vandy Vape. So yung build ko dito guys is 0.11 resistance. So sa mga mic user dyan, I recommended na maganda talaga siya guys. So ano, sa mga beginner, huwag bumili nito kasi nga ano, hybrid mechanical mode to. So make sure na alam mo yung ohms law, yung resistant build, at saka yung battery mo magma-match yung ano, yung build at yung battery mo, at saka ano, yung safety ng battery, make sure talaga na yun. Kasi nga ito yung maraming issue guys, yung hindi alam yung ano, yung build, yung resistance is wala siyang other option sa battery. 18650 battery lamang siya. So yun yung cons para sa akin, isa lang. So pros, madami guys. Yung packaging niya, may pouch siya, so safety, no. Hindi na ano, hindi nagagasgas. Yung ano, yung extra spring, may extra pin na rin, tsaka ano, extra sleeve, extra magnet at extra switch button. So another big pro. Then another big pro is yung ano, yung ano, yung tube sa ilalim para safety rin sa battery, at saka yung ano, insulator, ano, parang
insulator dun sa loob ng hybrid, safety hybrid, big pro rin. Tsaka ano, maganda sa kamay. Tamang-tama lang talaga siya. So, another big pro guys. So, good job sir Andrian Lu, Dijabu. Salamat to. Hindi ako nasisisi na bumili nito. Now, this vapor is done. I'm done. And make sure guys na mag-subscribe kayo sa channel ko. At click na nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga sumusunod na videos ko. Salamat! Babush!